Once again, mga kapatid, magandang gabi po at binabati po namin lahat ng mga nanonood, especially po yung mga bagong join po sa amin. Si, alam ko, nandiyan po si Sister Jenny. Siya po ay adjo-join lamang po niya. Sister Jenny, welcome po dito po sa chat room natin, sa Zoom, sa Lord Jesus, our Redeemer Church, na wala pong itinataas kung hindi ang Panginoong Yesus lamang natin. At we exist to love God and to lead people to Him. And talagang mali, mga kapatid, excited na po ba kayo sa ating pong topic for tonight? Alam ko, nasa ika-anim na po tayo ng ating series ng ating, yung ating seven last word. At masasabi natin na parang kulang pa, parang ang sarap himay-himayin mula umpisa. Although syempre it's 1 o'clock, ay 1 o'clock, 1 hour time lang po ang ano natin, but we can make it sure na talagang mabibigyang diin natin po lahat ng ating pong pinag-aaralan, just like what we did the past few days. From Pastor GV, me, Pastor Vicky, Bishop, and even si Sister Hannah. At praise God, thank you po sa lahat po ng na mga nag-share sa ating po mga topic. And before we can we proceed, mga kapatid, alam ko po na excited na rin tayong lahat na umawit para sa Panginoon. And hindi po tayo, siyempre, pwedeng magsimula nang hindi natin handugan ang ating Panginoon ng isang napakagandang awitin to worship Him, to honor Him, and to acknowledge His presence dito po sa ating pong gawain ngayong gabi. At once again, ngayon po ay tinatawagan ko po yung maglilid sa atin ngayon ng ating pong worship ay walang iba po kung hindi ang Juan family. Echo and Tere at yung pong kanila pong mga kasama dyan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Pa. Magandang gabi po, Pa. Good gabi po. Nang Tess, good evening. Hey. Isang gabi. Excited na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Excited na kayo. But first, we need to give glory pa sa ating Panginoon. Awitan natin siya. Ating mga pasasalamat, pagsamba. Pero bago natin gawin yun, nais kong basahin natin yung ating verse yung gabi. Babasahin po ni Brother James. Sabi po sa Luke 1:78-79, sabi po dito, "Because of God's tender mercy, the morning light from the heaven is about to break upon us, to give light to those who sit in the darkness and in shadow of death, and to guide us to the path of peace." Amen. Purihin po ang pagbasa ng kanyang salita. Awitan po natin ng ating Panginoon. Thank you.
Diyos, ikay walang katulad, ikay nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa mundo. That is who you are. That is
purihin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for that wonderful song. Truly, Lord God, that's who you are, O Lord God. That, Panginoon, truly, Lord, you are sovereign, you are merciful, you are a loving Father, you're a loving God, Panginoon. Salamat po, Lord God. Patuloy, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, we acknowledge, O Lord God, your presence in our midst. Patuloy, Lord God, na ikaw po ang kumilos sa gabing ito, Panginoon. And we pray, O Lord God, to continue to touch each and everyone's heart tonight. At alam namin, Lord God, na ikaw po ang patuloy, Lord God, na nakakabasa, O Lord God, aming po mga isipan, nakababasa ng aming po mga puso, O Lord God. And Lord, for whatever we did that pleases you, O Lord God, we are asking for your forgiveness, O Lord God. Lord, continue to sanctify us, O Lord God, with your most precious blood from head to toe. And continue, O Lord God, to lead us to the path of righteousness. Lord, salamat po sa iyo pong ginawa sa buhay namin, O Lord God. And even, Lord God, thank you for this opportunity, O Lord God, for us to gather, O Lord God, maging sa ganito pong paraan. Panginoon, alam namin, Lord, that you are in our midst because you said in your words that two or three gathered together in your name, you're in the midst of us. And we are more than three, O Lord God, that alam namin, Panginoon, na nakikinig ka po sa amin pong lahat, Panginoon. And praying, O Lord God, na ikaw po, Lord, ang mag-lead sa amin through your words, O Lord God. Ipaunawa mo po sa amin, Panginoon, ang nais mo ipahiwatig sa amin, Lord God. May this word, O Lord God, a reflection sa amin po mga buhay. At patuloy, Lord God, na ang salita mo, Lord, ang patuloy na kumilos at maging buhay, Lord God, sa amin po mga puso. Pare God, use me, O Lord God, just to be your mouthpiece, O Lord God. At patuloy, Panginoon, na ang tanging salita mo lang, Lord God, ang mabanggit, Lord, ng aking pong mga labi. At patuloy, Lord, na ito po ay maitaas, Panginoon, at ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian sa buhay po ng naming lahat. Father, we thank you and we continue to bless you. We continue to honor you and we give you the highest praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Isa nga po malakas na palakpak sa Panginoon. Medyo serious po tayong lahat. Medyo seryoso ang lahat. Ano? Pero mga kapatid, ano? Bago po ang ating salita, meron po tayong may special guest po. Hindi ko po nabanggit kanina, mga kapatid. Ano? Meron po tayong special guest. Tatawagin ko lamang po at sandali lamang po. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Thank you for inviting me mga kapatid. Ano? Maraming salamat. Di po, ginojoke ko lang kayo. Masyado tayong seryoso. Medyo serious ang lahat. Talagang excited po ba ang lahat sa salita ng Diyos? Ako naman po uli. Alam ko hindi kayo nagsasawa sa akin at praying na talagang hindi po ako ang magsalita kung hindi ang Panginoon ang mangusap sa ating lahat. Not only to you, but for me also, sa ating lahat. At once again, balik tayo dun sa ating 7 last word, mga kapatid. Just a recap po muna bago tayo magsimula. And simulan natin dun sa una, yung Father, sabi dito, no? Yung unang word na binanggit ng Panginoon before yung kanya pong pagpanaw, Father, forgive them for they know not what they do. So, ito po ay sinasabi lamang po dito that truly our Father, our Lord is a forgiving Lord. And we assured that all of us are forgiven. Lahat po tayo ay pinatawad na. And we are freed from our transgression. We are forgiven and free. And number two, sabi po dito, no? Number two, truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Again, we already share it to you. And it's about a Lord assurance. Even the Lord assured of that criminal that he is saved. Yung kanya pong katabi doon na talaga in-assure niya that he is saved after admitting that he commits sins and he admits that he need a Savior in Jesus Christ. The same thing din po sa buhay natin.
we are assured that we are saved and we are with the Lord Jesus Christ kapag siya po ay pumunta sa ating Ama. At masasabi natin that our Lord is truly a mighty to save, that all of us need to have a Savior. And number three, ito po ay sinare naman sa atin ni Pastor Vicky, no? Woman, behold your son. Son, behold your woman, behold your son. Yes, behold, son, behold your mother. So it shows that pinapakita lamang po dito yung compassion ng ating Panginoon. Even his honor dun sa kanya pong mother, no? Na talagang before siya umalis sa mundo, eh talagang inayos niya yung pong kumbaga ang tinitingnan niya pa rin po yung kalagayan ng mga tao sa mundo. Kahit sabihin na natin na siya po ay nandoon sa gitna ng hindi niya malaman kung paanong posisyon ang kanyang gagawin, but still he's thinking of the welfare of the people. And we are assured whatever happening to us right now, mga kapatid, it's the same God na patuloy pong tumitingin sa atin at patuloy nakasama natin sa lahat ng pagsubok na dinadaanan natin ngayon. And number four, doon po sa, sabi po dito, no, yung Eli, Eli, lema sabachthani, na sinasabi po, my God, why have you forsaken me? This was discussed to us by Bishop. Napakaganda pong paliwanag, ano, na ni Bishop about yung God natin is hindi po siya ano doon sa sakit na kanyang nararamdaman, kung hindi ang ano po niya dito is yung pagkakahiwalay niya doon sa kanyang father, na talagang hindi never pa silang magkahiwalay. Pero dito talagang dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, for God so loved the Lord that he gave his only begotten son, nagkaroon po sila ng paghihiwalay. And even sabi po dito, no, he had no sin to be sin for us. Siyang walang kasalanan na naging kasalanan para tayo po ay tubusin. And he suffered nag-suffer po siya para tayo ay ma-redeem sa ating pong mga kasalanan. And truly, this thing na ginawa po ng Panginoon ay talagang masasabi natin na how lavish is the love of God sa lahat po ng kanya pong mga sa kanya pong mga creation, especially sa mankind, sa ating pong lahat. And number five, I thirst, which is diniscuss sa atin last night ni Sister Hannah, at napakagandang explanation po sa atin ni Sister Hannah. This means that Jesus really is a human. He feels what we feels. Nararamdaman niya kung ano po yung nararamdaman natin. At talagang masasabi natin na he understand our suffering, especially what happening right now. Na ramdam niya, but ang nakakamangha po at nakakatawa dito, mga kapatid, he enjoyed this sufferings. So masasabi natin na for us, in a short time, na sinasabi sa Bible na truly in this world you have trouble, but sabi ng Lord, take heart, I already overcome this world. And masasabi natin na Lord, thank you for your sufferings, at nakita namin na kung gaano mo talaga kami kamahal, kaano mo in-endure ang sakit na ito para sa amin. And pang-anim po na atin pong pag-uusapan ngayon ay, mga kapatid, it's sinasabi ko din, it is finished. Tapos na po. Actually, hindi po ito tapos na, no? Meron pa po tayong isa. Baka akala nyo, tapos na tayo. Pang-anim pa lamang po ito. Yung pong panghuli, bukas po. Ito po ay sa ating pong verse tonight. I just wanted to show it to you. Ano po ba yung ating verse? John chapter 19, I guess. It's, sabi po dito, mga kapatid, sa John chapter 19, verse 30. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished."
With that, he bowed his head and gave up his spirit. Purihin po ang salita ng Diyos. Let us pray. Lord, maraming salamat once again. Thank you for the reading of your word, O Lord God. Truly, O Lord God, through this word of yours, Lord God, impart to us what you want to say to us, O Lord God. Reveal to us, O Lord God, your glory, your mercy, O Lord God, through this word, Lord, maunawaan namin, Panginoon, why are we still here on earth and what is the purpose of our life here on earth, O Lord God. Lord, maraming salamat po. Patuloy na ikaw ang kumilos sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen, mga kapatid. Again, it is finished. Pero alam niyo, mga kapatid, ano? Ito pong verse na ito is, once again, it is being discussed last night by Sister Hannah. All of these things been a prophecy. Lahat po nito ay fulfillment of the prophecy. Ito po ay nasusulat na before sa Old Testament. At yung panahon po ni Jesus Christ, this is what happening in this New Testament is the fulfillment of the prophecy. If we can read this passage po, mga kapatid, sa Isaiah, let us see Isaiah 53 verse 3 to 5, if we can read it, mga kapatid. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Verse 5, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Purihin po ang salita ng Diyos. This was a prophecy by prophesied by prophet Isaiah. Noon pa po nakasulat na ito. At ito pong nandito sa New Testament about Jesus Christ. Siya po ang sinasabi dito sa prophecy ni Isaiah, that he is the one who's going to bore our punishment, our punishment, at siya po ang tatanggap para tayo po ay mapakawalan sa kasalanan. Mga kapatid, before I want to go to our topic, it is finished. Let us just I just want to share to you where this started. Paano po ba nag-start ang ministry ng ating Panginoong Jesus. And I just want to share it to you kasi po, mga kapatid, naging ano po sa akin ito nung nag-promote si Sister Hannah at si Pastor GB about doon po sa movie ng yung series na The Chosen. And last night po, hindi po kami makapaghintay after po ng ating ano, is nanood kami ng Chosen. At it is revealed to me by the Lord kung bakit po gano'n na lang yung ano ng Panginoon, na ang mga bata ay talagang doon siya nag-start na mag-prophecy. Yung mga bata na dapat, parang sinasabi ng Panginoon sa atin na kung hindi tayo kagaya, sabi sa Bible, nitong mga batang ito ay yung faith natin eh, kumbaga eh, dapat is kagaya ng mga bata na yon. But before that, hindi po yun yung aking gustong ipaliwanag. I just want to share, dahil napanood ko po yun kagabi, na yung mga bata po sa mga batang Israelite po, ay gano'n na lamang po sila ka-well-versed doon po sa kanilang law. Imagine nyo po, mga kapatid, ano? I just want to share to you this verse before we continue. Let us look at chapter 2, verse 49 to 50 para maikwento ko po sa inyo. The start. Ayan. Let us read this passage po, mga kapatid. And he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? Yan po ay nakasulat sa Luke chapter 2, verse 49. Ito po yung unang words, record sa ating pong Panginoong Jesus when he was 12 years old. Kaya nga po sabi ko, bakit, kasi po siya po ay isang typical na bata noon
na they know, alam po nila yung talagang law during that time. Kasi from the age of 6 years old po, mga kapatid, from the age of 6 years old, nag-aaral na po sila ng kanilang ng law sa Israel, which is ito po yung pinag-aaralan nila for 4 years. 4 na taon po nilang pinag-aaralan ito, at ito po ay from Genesis to Malakay. Pinag-aaralan na po nila yan. Kaya po nung nanonood kami kahapon ng Chosen, nung time na sinabi ni Jesus, pinabigkas na doon sa mga bata, did you know the prayer of Sima? Which is, ito po yung prayer sa Israel na, the Lord, O Lord, you're a God, you're the only God, you're one God. So I mean, gusto ko pong ipaliwanag, i-share sa inyo ngayon that even before nung time sa Israelites, yung pong mga bata ay talagang well-versed na sa mga sa kanilang law. That's why ito pong si Jesus Christ nung time na yon, ito po yung naiwan siya doon sa templo. At kung babasahin po natin, mga kapatid, ano, ito po yung time na sinabi ni Mary na bakit ganyan ang ginawa mo sa amin, hindi mo pa alam na hinahanap ka namin ng tatay mo. Yan po yung pagkakasabi ni Mary sa ni Mother Mary sa kanya. And ang sagot po ni Jesus Christ, sabi niya po doon, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Nandito ako para sa business ng aking Father. And what, yun po yung purpose ng ating Panginoon. And by the age of 12 years old, mga kapatid, alam na po ni Jesus Christ na siya po ang Messiah. By the 12 years old, alam niya po that he has a purpose in life. Dun po. At nung time na yun, mga kapatid, 12 years old, yung pong age na yun, kaya po sila nandun, ay dinala po sila, kasi po kung mag-aaral sila from 6 years old, mag-aaral sila ng 4 years, so 10 years old, tapos na nila yung course na yun. At 10 years old po, ay nandun na sila dun sa topic ng commentary. At talagang may mga certain years pa po na pag-aaralan nila. At yung 12 years, skip po yun. Preparing for them sa 13 years old nila na magpa-under dun sa kanila po temple. At yun po yung time na skip na 12 years old, isinama na po sila, sinama siya ni, during the Passover, sinama siya ni Mary at saka ni Joseph doon to show yung mga bata at pinapakita sa kanila na ito yung temple, ito yung dapat mong gawin. So basically, ang sinasabi po dito, aral na po yung mga bata during that time doon sa law, sa kanila pong sa Old Testament. Alam na po nila lahat yon. Kaya po ito si Jesus, kumbaga 12 years old preparation, naiwan po siya doon sa temple. At nung naiwan siya doon, mga kapatid, nung nakita nila Mary na wala si Jesus, bumalik sila one day after 3 days pa, no, bago siya napuntahan doon, nakita siya ni Mary bakit nandun siya at sabi niya, hindi niyo ba alam na ako ay nasa aking tahanan, aking ama, and doing my Father's business? So basically, dito po pinapakita ng Panginoon that he is a God na parang sa kanya is iba po yung kanyang ano, na siya po ay Diyos. But mamaya, i-explain ko po sa inyo mamaya how the Lord humbled himself na talagang masasabi natin. Kaya ko po lang po sinabi dito is, I want to share to you what is the start. Ano po ba, saan po ba nag-start ang ministry ng ating Panginoon? And the age of 12, mga kapatid, nandun siya sa gitna. At alam niyo po ba na nang time na yon, hindi lang siya nagtatanong. Siya po ay nagtuturo na rin po even dun sa mga Pharisees na nandun. Nakitaan na rin po talaga siya na ng kakaibang wisdom, mga kapatid. Kung babasahin niyo po sa Luke chapter 2, dyan po natin makikita na talagang ang Panginoong Jesus, bata pa lamang po ay nandun na yung kanyang yung sovereignty ng ating Panginoon. Na siya po ay nagtuturo na maging doon sa mga tagapagturo ng batas during that time. At again, that's the start.
go back to our topic na that's Jesus, that's the purpose of the Lord, kaya siya nandun, kaya siya nandito sa mundo, yun yung start ng kanya pong ministry. And it is finished. Into the first, kung it is finished, ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay, kumbaga, fulfillment. Sabi nga natin, ano, it's an accomplishment of the prophecy. Yung pong binasa natin kanina, yung he was despised by his friends, he was, kumbaga, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, at masasabi natin mga kapatid na ito po ay natapos na. Yung pong kanyang pagpapako tapos na, maging yung number of transgression tapos na lahat. Parang sinasabi niya dito is all is done. Wala na pong tapos na yung kanyang even yung kanyang suffering mga kapatid, ano? It's over. Kung isipin po natin yung propesya, nandun po lahat yung suffering na pwedeng mangyari kay Jesus Christ, na naiisip niya yung suffering na yon, na talagang sabi niya, even sabi niya sa kanyang mga alagad, ano, or even sabi niya sa Panginoong, sa God the Father, kung pwede lang na itong cup na to ay huwag nang mangyari sa akin. Yung cup of sufferings na yon. So basically, yung suffering po na yon, after he said it is finished, natapos na pong lahat, mga kapatid. And lahat po ng sinasabi natin na paghihirap doon, ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, is tinapos na ng ating Panginoon. And again, isa pa pong ibig sabihin dito ng it is finished is alam nyo, kapag sinabi po ng Panginoon na it is finished, wala na pong kailangang gawin ang tao for them to show to God na may kulang pa. Pag sinabi po ng Lord na it is finished, it is yung nakaraan, yung pangkasalukuyan, at yung darating. Yung past, yung present, at yung future. Pag sinabi niyang it is finished. Pag sinabi niya pong I am finished, mga kapatid, iba po ang ibig sabihin nun. Parang lumalabas, ngayon lang yon. Pero hindi na po ng Lord, sinabi ng Lord, it is finished, it is general. At masasabi natin, no, ang ganda po nung inawit ng ating pong mga kapatid kanina, no, that the Lord really he tore the veil. And before that, I just want to share to you the price, mga kapatid, no. I just want to share to you, ano po ba itong price for sin na binayaran na ng Panginoon? The price for sin is now paid. Bayad na po yung ating kasalanan, at talagang it is a ransom. Tingnan po natin doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sabi po dito, you were bought a price. Therefore, honor God with your bodies. Ang kasalanan po, mga kapatid, kapag ka po, let's say, sabihin na natin, pag mabigat ang kasalanan ng isang tao, ang alam ko po is, bago po yan makalabas, alam ko, during the Old Testament, sa ano po na yan, sa, I think it's in Numbers, meron pong, ano dyan na, kailangan mo mag-ransom, kailangan mo pagbayaran yung kasalanan na yun. At yun po ay may karampatang halaga. Sabi nga po dito, no, 1 Corinthians, you were bought a price. Therefore, honor God with your body. So, ito pong kasalanan ng tao ay mayroon pong halaga. And ang halaga po niyan ay talagang hindi lamang po, sinabi natin, no, expensive eh. Talagang pagka pinagbayar. Ang dito nga po, di ba, merong sinatawag silang blood money. Kapag ka po ikaw ay nagkaroon ng
krimen na ginawa dito po sa Middle East, masasabi natin, ay meron po silang blood money. Hindi ka basta-basta makakalabas. Bago ka makalabas, you need blood money, na itong blood money na to ay ibibigay mo dun sa naggawan mo ng krimen. Bago pa yung mga pasakit, yung whipping. So dito po sa Middle East yun. And gaya nga po na sinasabi ko, ang kasalanan ng tao was paid by the Lord Jesus Christ after He said, it is finished. So bayad na po ang kasalanan ng sangkatauhan. At tingnan po natin doon sa second verse natin, sa 1 Corinthians 7:23, it's the same. You were bought a price. Do not become slaves of human beings. Again, ang ipinambayad po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay ang kanyang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. And ang napakasarap po ang sabi ng Panginoon dito, therefore, honor God with your bodies and even do not become slaves of human beings. Sometimes po kasi, mga kapatid, we are in doubt. Akala natin sa nangyayari sa atin ngayon, or let's say we are still in the bondage of things. Aminin natin na hindi, masasabi natin na, Pastor, hindi ko po kaya pang bitawan yung mga bagay na yun dahil hindi ko pa po kaya. Alam ko na unti-unti po akong lininisin ng Panginoon, or pero still nandun pa rin po dun sa bondage na sinasabi niya na hindi niya kaya. Pero sabi po ng Lord, we are already forgiven and freed. Pinalaya na po tayo ng Panginoon sa kasalanan. And this is what that verse said, mga kapatid. Patunay po na tayo po ay pinalaya na ng Lord sa kasalanan. At yan po yung ibig sabihin nung that it's finished, it's paid. Kumbaga, bayad na yung ating pong mga kasalanan. All types of redemption is fulfilled. Alam niyo po, gaya nung dati, no? Kung iisipin natin, pinag-aaralan natin, kung dati, bago mo po mapagbayaran yung iyong kasalanan or mapatawad ng God yung iyong kasalanan, ang ginagawa po noon ay mag-aalay ka pa. Di ba? Mag-aalay ka sa templo sa na magbibigay ka, let's say, baka kung mayaman ka. Kapag medyo middle class or ano, sabihin na natin, kambing ang ibibigay mo. Or pagka medyo tama lang yung iyong sweldo, eh, kalapate. Ang ano po dito is paano kung wala kang pera. Di wala kang maialay para mapatawad yung iyong kasalanan. So basically, mga kapatid, ano, ito po yung dating way sa Old Testament para ikaw ay mapatawad. To sacrifice. At yan po, kaya nga po nagkakaroon ng mga corruption before, eh, because of this, ano. But dito po, pinapakita lang ng Panginoon that He already paid the price, na siya po ay naging sacrifice para sa ating kasalanan. Siya yung naging alay na wala pong ibang pwedeng makagawang tao. Kasi po, siya lamang po yung walang kasalanan. Siya lang yung naging matuwid. Kasi kung before mag-aalay sila, dapat daw po ang inaalay yung malinis, walang bahit walang hindi bulag, hindi pula yung hayop, or hindi kulang yung balahibo, or hindi kulang yung sungay. So, dapat po pag nag-alay sila is perfect. At ito po, it's a prophecy from the New Testament na talagang si Jesus lamang po yung perfect sacrifice. Na siya lamang po yung talagang pwedeng ialay para sa pagtubos ng ating po mga kasalanan. At again, the sacrifice has been done through our Lord Jesus Christ. Natapos na po yun. At isa pa po, mga kapatid, lastly, I just wanted to share to you, kasi po, kapag po, let's say tayo, there is a proof, mga kapatid, na that Jesus, ito po yung last natin, it's yung proof that it is finished. Ano ba yung katunayan na natapos na? Baka mami, akala natin, o totoo ba na ako ay na pinatawad na? O totoo ba na ako'y ligtas na? O totoo ba na
ito po ang proof, mga kapatid. Una, kagaya ng sinabi ko kanina, yung kinanta po ng ating mga kapatid sila sa One Family, then behold, sabi po sa Matthew 27 verse 51, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked and the rocks were split. Alam niyo, before po kasi mga kapatid, sa tabernacle, may iba-ibang section po yan. At sa section po na yan, nandun po yung pag-aalay, and even sa pinakahuling section po niyan is the Holy of Holies. Yung Holy of Holies po na yun, nandun po yung veil na ito. Kung sabi natin yung curtain na napakakapal. At ito pong section na ito na Holy of Holies, nandyan po mga kapatid yung Ark of the Covenant na masasabi natin dyan po nagdudwell yung presence of God. At syempre, sabi po sa Bible, the wages of sin is death. So, pinaghiwalay po ang kasalanan at ang Panginoon sapagkat ang God ay matuwid. So, hindi po sila pwede magsama. Kaya yung pong veil na yan, kapag ka po merong isang priest, yung high priest lang po ang pwedeng pumasok sa Holy of Holies, kapag po hindi righteous or may bahid ng kasalanan, yung high priest na pumasok dun sa Holy of Holies, automatic po yun, patay yung high priest. Ganun po ang ano ng separation ng God sa kasalanan. That's why there is a veil there na nagse-separate sa kasalanan at saka sa tao. But after, sabi nga dito, proves that it is finished after the Lord said it is finished, ito pong veil na to ay nabiyak, na rip from top to bottom. Ibig sabihin mga kapatid, we have direct access to God now through Jesus Christ. Meron na po tayong direct access sa Panginoon. Hindi na po natin kailangan na kung saan-saan pa tayo lumapit. Jesus Christ is our mediator, our intercessor. Diretso po sa Panginoon. Kaya po si Jesus ang naging tulay na ang tao ay nahahati ng kasalanan. Now we have a bridge through Jesus Christ. At siya po yung nagtugma sa atin sa Panginoon. And another proof, mga kapatid, isa pa pong proof, he is not here. He has risen. Siya po ay muling nabuhay. At there is proof there, mga kapatid, na nagpapatunay, even he ascend to heaven and seated at the right hand of God. Alam niyo po, itong mga proof na to, parang sinasabi lang, ano, mga kapatid, if you are eating, like for example, kakain ka sa restaurant, pag hinanapan ka ng resibo dahil sinabi hindi ka nagbayad, kinain mo, dapat pakita mo yung resibo mo. Kasi baka mamaya sabihin kumain ka, hindi ka nagbayad. This, ito lang po yung isang halimbawa na si Jesus po ay nagpapatunay na tayo lahat ay saved na. Na tayong lahat ay ligtas sa ating pong mga kasalanan. Again, no, kapatid, babalikan po natin yung start nung ating binasa kanina about the start of Jesus Christ ministry. Kasi po, sabi ko nga po, sinabi ng Panginoon, it is finished. Wala tayong pwedeng ibang gawin is to accept our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Wala po tayong pwedeng, hindi na po natin pwedeng gawin na wag natin sabihin na kulang pa yung ginawa ng Panginoon na ginagawa ng iba, nagkakaroon pa ng during Semana Santa, nagkakaroon pa ng penitensya, nagkakaroon pa ng lumalakad ng nakaluhod, nagkakaroon pa ng nagpagpapako sa krus. So, ito po yung minsan maling aspeto ng tao. The Lord Jesus already did everything para po sa atin. Wala na po tayong ibang pwedeng gawin. Hindi na po natin pwedeng gaya, kumbaga mimic yung ginawa ng Panginoon na sakripisyo. Kung hindi, ang tanging pwede natin gawin is to accept Him,
to entrust everything to Him and to be obedient sa ating Panginoon. Maging tunay na katagasunod tayo ng ating pong Panginoon. And look at this verse, mga kapatid. Tignan po natin itong verse na to. Sa Luke chapter 2, verse 49. Tignan po natin. Ito po yung time na nagkita na si Jesus at saka yung si Mary and si Joseph. But they did not understand what He was saying to them. Then, He went down to Nazareth with them and was obedient to them. Alam niyo mga kapatid, si Jesus, even He knows that He is a God. He is, kumbaga eh, yung kanyang sovereignty. Pero still mga kapatid, He honor yung kanyang earthly parents. And sabi po dito, sinabi po dito na hindi naunawaan ni Mary at saka ni Joseph yung kanyang sinabi. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, sumunod na lamang po siya. At siya po ay naging obedient to them. Tingnan po natin itong isang verse na to mga kapatid. Napakaganda nitong verse na to. At dito po tayo magtatapos. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 8. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing but taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Napakasarap isipin, mga kapatid, that our Lord, masasabi na natin na He is a King, He is God, pero kinonsider niya yung kanyang sarili na maging isang tao para sa atin. Kinonsider niya yung sarili niya na mali niya sa ating mga tao para mapulfill yung kanyang, yung prophecy at mapulfill yung purpose po ng Panginoon sa buhay ng sangkatauhan. And this is what the Lord is looking for each and every one of us. Our obedience. Alam natin po yung story na to. We know that we are in the midst of this trial. Instead of, kumbaga eh, Lord, bakit po kami dumadanas ng ganito? Or Lord, ano po ba yun? Kundi maging obedient po tayo sa Panginoon kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. And He said, it's already finished. We are already saved. And believe in me, sabi ng Panginoon sa atin. Hindi kita nilagay dyan para pahirapan ka. For I know, sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. And plan to give you hope and a future. At pwede nating sabihin, mga kapatid, I will challenge each and every one of you. Are we going to be obedient to God sa pinagagawa po sa atin? And what is our mandate? Our mandate is to be in our Father's business. Just like what Jesus Christ, the young Jesus Christ did. He is in His Father's business. And we, tayo po, as sons and daughters of Christ, we also have a business. Our Father's business. To share His word and to entrust everything to Him. Ano po yung nais ng kami sa atin. God bless you po mga kapatid. At yan po, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Father, for your words. And thank you, Lord God, for the things that you've done sa buhay namin, Lord God. Thank you for imparting to us, O Lord God, what our purpose. Thank you, Lord God, for finishing the work, O Lord God, that for us, you redeem us, O Lord God, and to you show to us, O Lord God, that we are already saved. For us not to worry. For us to entrust everything unto you because you already overcome this world. Father, maraming salamat po. Patuloy po namin sa iyo binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, muli, napaka-bilis po ng oras natin, mga kapatid. Ano? Talagang ang sarap po mag-share, ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. And alam ko, excited na naman kayo for tomorrow sa
word natin, ano. Pero bago tayo magtapos, muli po tayong sama-samang mananalangin para sa ating pong kapatiran, sa ating bansa, maging sa buong mundo, at maging sa lahat po ng nangyayari maging sa ating church. Pangungunahan po tayo ni Ate Eme para sa pong panalangin. At nais ko po kayong i-invite na lahat tayo ay taus-puso po na manggaling sa puso natin ang panalangin ito. Ate Eme? Ate, Narinig niyo ba ako, Pas? Amen, amen. Narinig niyo ako? Kamay po, kamay-kamay. Yes, amen. Salamat, Pas, sa napakagandang paliwanag po, Pas. Doon po sa ika-6 niyang last word of Jesus Christ. Napakaganda po nun. At kung talagang iisipin natin, talagang wala naman tayong ibang dapat pang gawing karagdagan doon dahil ginawa na ni Jesus ang lahat. Ano po? Gusto ko lang pong i-share din yung may verse po kung gusto i-share sa inyo na napakaganda sa Genesis 50, kung may Bible po kayo. Genesis 50, 19 to 20. Babasahin ko na lang po. Kung meron tayo dyan, pwede nating i-post. Sabi po doon, sa verse 19, "But Joseph said to them, 'Don't be afraid.'" Lilang po, ah. "Don't be afraid. Am I in the place of God?" At sa verse 20 po, "You intended to harm me, but God intended for it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Ito po yung istorya ni Joseph. Kung alam naman po natin lahat yun, kung paano yung mula maliit si Joseph hanggang lumaki at siya nga po ay binantaan ng mga kapatid niyang patayin hanggang sa binenta, at in the end po siya pa po yung nagligtas dun sa mga kapatid niya, at ganoon din po sa karamihan sa Egypt. Gusto ko lang pong i-relate dun sa nangyayari ngayon sa COVID. Syempre alam naman natin lahat po na siguro nandoon yung takot natin, di po ba? Kasi yung mga pamilya natin na baka mamaya magkasakit, mahawa, and everything. Pero aside po doon, meron po akong nirealize na meron pang mas malalim na ginagawa ang Panginoon. Ano po yun? Gusto ng Panginoon na magbalik loob tayo sa Kanya, hindi po ba? At ngayon, nakikita ko po na marami na rin talaga yung tumugon sa kagusto ng Panginoon. Hindi lang dito, hindi lang sa Pilipinas, marami nagbalik loob. At nakakatuwa po kung minsan nakikita ko sa Facebook na kahit pa nga yung mga ATS nagbabalik, at marami talagang nagbalik loob na nakakatuwa, at na-accomplish po yung sinabi na nangyayari to sa tingin natin na hindi mabuti o masama o natatakot tayo, but then may mas malalim na ginagawa ang Panginoon to save life. Di po ba? Kasi po, para sa akin, ito po yung talaga yung calling. Wake-up calling po ng Panginoon. At siguro nga po, dapat lahat tayo, lalo na ngayong naka-lockdown tayo, maging prayerful po. Mas mag-depend po tayo sa Panginoon. Yun lang po. Tangin, let's bow down our head. Nalangin tayo. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, Panginoon. Muli po, we worship you and we praise you, O Lord. We thank you for our life and the life ng aming mga pastor whom you have blessed with wisdom and good health po. Thank you for the life na patuloy mo ginagamit upang sa kahit anong paraan, Panginoon, ay ma-share namin sa amin ang iyong banal na salita. Your word, Panginoon, na patuloy namin nagiging kalakasan. Father God, lalo na po sa panahon ngayon na alam po namin we cannot do anything apart from you, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay tapat noon ngayon at magpakailanman. Salamat po, Father God, for your endless love and mercy and compassion, Panginoon. Father God, tonight nais po namin ilapit sa inyo, Panginoon, aming mga pamilya sa Pilipinas at sa ibang lugar. Father God, we humbly ask you to cover them and protect them, Lord. Salamat po, Ama, kami, na salamat po, Father God, na may Ama kami sa langit na pwede namin sandalan. At asahan, lalo na po sa panahon ngayon, Father God, we thank you, O God. We thank you so much.
Hayaan niyo rin po, Panginoon, na ipanalangin namin ngayong gabi ang aming bansang Pilipinas at ang mga namumuno mula sa aming Presidente Duterte down sa barangay leaders po, Father God. May their service to our country be acceptable to you, Panginoon. And may it be for your honor and glory alone. Nawa, Father God, patuloy niyong bigyan ng good health and wisdom aming Pangulo. Use him mightily, Father God. Let him be your instrument for your plans para sa bansang Pilipinas at sa mga mahal mong anak. Di man po kami karapat-dapat sa pagmamahal mo. We know, Father God, that you love us so much. Na kahit nga po yung anak niyo ay binigay niyo para sa aming salvation, Father God. Maraming marami pong salamat, Father God. Father God, gusto din po namin ilapit, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ng naglilingkod ngayon sa Pilipinas, ang mga frontliner, Panginoon, kayo na po mag-ingat sa kanila, Father God. Let there be peace, Panginoon, even in the midst of the pandemic. Forgive us, Lord God, sa lahat ng aming mga pagkakasala. No, Lord God, there's nothing we can do, Panginoon, kung kami hiwalay sa inyo. But alam namin, Panginoon, na kung lalapit kami at magre-repent, Father God, patatawarin mo kami, Panginoon. Salamat, Father God. We also pray for unity among the Filipino, Father God. Magkaroon naman ng pagkakaisa ang lahat. And turn to you, O Lord, and pray upang matapos na po ng ganap ang at mawala na yung COVID-19 na patuloy na nagpapahirap sa marami. But apart from this, Father God, let your will be done po. We also want to pray for UAE and all the leaders, Father God, that may continue to give them wisdom, Father God, that they may find the right approach and solution on how to contain the spread of this COVID-19. And pray that they may remain compassionate to all the expats working here, Father God. Sa amin po mga company at mga employer, may you continue to bless them all, Father God, and continue to use them as channel of blessing para sa pamilya namin. Ganon din po sa mga nawalan ng trabaho. Support them, Father God, and may your abounding love be their strength, knowing that you are a great provider at hindi kami pagkukulangin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We also pray for the church, Father God, lahat ng church, Father God, may your love bind us more, especially this time kung saan hindi kami nagkakita-kita. Nawa sama-sama namin panalangin ay pakinggan mo, Father God, and that you look into our hearts, not on our sins, Father God, and that may we always bring glory to you, Abba Father. We also pray for the frontliner, Father God. Salamat po, Father God, nandiyan sila, Father God. Nawa, Panginoon, give them courage and protection, Panginoon. Hindi po madali ang ginagawa nila, but for the sake of their profession and love for others, kahit malayo sila sa pamilya, even they are risking their own life, Father God, naglilingkod sila all for your glory, Panginoon. Pray, Father God, mo kami lahat sa mga manamis po, may cover us with the most precious blood, Jesus Christ, protect us with the daily virus, Panginoon, deadly virus and all that could hurt us and render us useless to your divine plans for us in future, Father God. Thank you, Father God, for we believe that you are always in control, that you hold our life in your hand. Thank you, Jesus, for being our God and Savior. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. Father, we give you back the highest praise, worship, and adoration. In Jesus' name, this is our prayer. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Ate Emes, sa isang napakagandang panalangin. No? Talagang muli, tapos na naman po yung oras natin. Napakabilis ng 1 hour. And hindi nyo po ba napapansin na talagang for that 1 hour, wala tayong masyadong, talagang kinukompress natin yung oras natin for each and every one of us na talagang, makasama ang ating Panginoon sa ganitong gawain. And, praise God, sa ganitong sitwasyon, alam naman natin, we don't know kung hanggang kailan po, but the only thing we believe, mga kapatid, at pinaniniwalaan natin that this will come to pass, mga kapatid. Lilipas din po ito at alam natin sa paglipas nitong COVID na to, ibang mananampalataya ang magkikita-kitang muli. And I'm sure masyado nating na-miss ang isa't isa. Not only is na tayo lahat maging
ang presensya ng Panginoon dahil talagang lalo tayong lumalakas sa kanya pong presensya sa gawain natin ngayon. Once again, mga kapatid, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. At again, yung ating pong devotional break, yung announcement po natin on April 11, mga kapatid, sa Saturday, after tomorrow, meron pa po tayong last series tomorrow. After that, Saturday break po tayo, devotional break, on the 16th, on the 25th, and on the 30th. Yan po yung ating mga devotional break. And muli, mga kapatid, maraming magandang gabi po, and I just want to lead you in a short prayer. Lord, maraming salamat po, Panginoon, once again, O Lord God, salamat po for your presence, O Lord God. Thank you, O Lord God, na patuloy, Panginoon, na naranasan namin, naramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya sa gabi ito. Lord, salamat po sa iyong salita. And for us, O Lord God, na patuloy, Panginoon, kaming maging obedient, O Lord God, for we know, Lord, you already overcome. You already finished the work, O Lord God. All the things that we can do, O Lord, is to trust you, Lord, to obey on your commands, and to show that we are truly followers of you. Pare God, maraming salamat po. Alam namin na sa iyo pong kagay, sa iyo pong mga salita, na patuloy ikaw ang nasa amin, Lord, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Father, we thank you. May the love of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the grace of our Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You have the reference. Thank you so much. Send that to PhD. Yung maximum discount is 50. Thanks, everyone. You can send that for Dubai. Send this one to PhD. ESL is Dubai, Dera, no? Yeah, you send it to Dera. Branch. Inform them. Sa Vietnam? Chicken. Wala silang pizza. Thank you, Paz. God bless. God bless everyone. Sisters. Good night. Good night. Hi, Ate Gina. Good night. Tell Oliva. Happy birthday yung taga-satwa. Happy birthday ulit, JM. Happy birthday, Charlie. Si Erwin. Po, Erwin. Happy birthday, Erwin. Yeah, happy birthday. Enjoy, payat ko rin. Happy birthday, Pot-Pot. Bilista nyo lang. Happy birthday, Nanay. Happy birthday. So, for example, right, see you tomorrow. See you tomorrow.